Nagulantang ang bayan ng Tapas sa isang balita. Siyam na hinihinalang miyembro ng New People's Army ang patay matapos magain ang search warrant sa umano'y mga miyembro ng CPP-NPA. 16 ka mga nagkaladakpan sa police operation sa Banwasang Tapas, Capiz. Mga himataas ang nagkalamatay sa Tapas, Capiz. Nagasinggitan sa hustisya sa ginaligar hindi makatawo nga pagserbe. Ika-30 ng Disyembre nung nakaraang taon nang nagsagawa ng raid ang Police Regional Office 6 at Criminal Investigation and Detection Group upang arestuhin ang mga pinaghihinalang miyembro ng CPP-NPA sa ilang barangay ng Kalinog, Iloilo at Tapas sa Capiz. Bit-bit ang 28 search warrants. Siyam na suspect na pawang mula sa Tapas ang napatay matapos umanong manlaban sa mga pulis. Tig-isang suspect ang napatay sa barangay Takayan, Aglinab, Acuña at Daan Sur, dalawa sa barangay Nawayan, habang 3 naman ang nasawi sa barangay Lahog. Base sa investigation at saka sa spot report ng nangyari, lumaban po yung during implementation ng search warrant, kaya may mga namatay. And then may na-aristo din na sa violation ng firearms and explosive. Bumuhos ang luhat paghihinagpis mula sa mga kaanak ng mga napasla. Sa isang igla, nagambala ang pananahimik ng mga nasabing komunidad. Malaking katanungan ang naghihintay ng kasagutan. Ano ang magiging epekto nito sa kampanya kontra insurensiya ng pamahalaan? Ito na ba ang hudya ng pagbaba ng mga natitirang miyembro at sumusuporta sa makakaliwang grupo? O lalo lamang itong mag-iiwan ng lamat sa pagitan ng pamahalaan at ang mga biktimang pamayanan? Hindi lingid sa kaalaman ng otoridad ang mga isyu't kritisismong ipinupukol sa pagkakasawi ng siyam sa operasyon noong December 30, 2020 na isinagawa ng Philippine National Police. Legitimate operasyon naman yung ginawa ng PNP natin, especially the CIGG during RBAC. So, in-implement lang natin yung ating batas sa pag-implementar ng search warrant. Para naman sa militar, bagamat nagkaroon ng koordinasyon sa kanilang hanay, giit nila, wala silang kinalaman sa nangyari. Meron tayong tropa lang na ni-request nila mag-secure sa mga dadaan nila. Pero during actual na serving ng warrant, ng search warrants, wala tayong tropa. These are operational matters that wala na rin sa amin, ano? So we are just at the background as army personnel. So these are police operations and sometimes we are not even privy doon. Meron kasi silang sinusunod na ano eh, na yung procedure. Wala kasi tayo nang nangyari doon eh. Hindi natin masabi kung meron silang nagawang lapses. Pero para sa amin, pinaka-ultimate goal dapat ng bawat operation natin is preservation of life pa rin. Sa kabilang punto po kasi, nakikita po natin na ang pagbibigay po sana o pagsiserve ng warrant sa ating mga katauhan, sana ay naipagsisilbi nila ng mas matiwasay na pamamaraan, hindi sana sa pagkitil ng buhay. Inabot ng higit 2 linggo bago nagsibalikan sa barangay Lahog ang mga nagsilikas na mga residente. Gayunpaman, nang ibabaw pa rin sa kanila ang takot para sa batalyong nakasasakop sa barangay Lahog, masasabing nagdulot ng aberya ang insidente sa binuo nilang mabuting relasyon sa mga lokal, lalo pat sila ang napagbibintangang nagsagawa ng operasyon. Sa part ng Army, sir, in-explain lang namin yun, sir, na it's part of law enforcement operations. Although medyo naka-affect ng pagtingin yun, sir, sa gobyerno, sir, ang civilian naman, sir, hindi niya ma-distinguish yung army at police. Tingin nila is uniform personnel, is uniform personnel. Nabago na nila yung perception naman na tipong bakit maraming napatay sa raid. Kumbaga, dininigawan nga natin sila na ito yung government services, aalagaan kayo ng gobyerno. Actually, napakalaking insulto po sa panig ng 12IB na nararating na sana natin yung tagumpay. Subalit dahil dun sa nangyari, ay biglang nagkaroon ng matibay na ebidensya
yung CPP-NPA, yung mga terorista, na nagkaroon ng issue na merong injustice system sa ating gobyerno. Pagkatapos na nangyari, kahit ako sir, aaminin ko sa totoo, nagsama yung loob po kung tingin ko sa military. Sa kabila nito, nagpatuloy sa pagsasagawa ng community support program ang mga sundalo, kung saan kasama pa rin ang grupo ni na Corporal Villasis. Muli silang nakipagdayalogo sa mga taga-barangay upang mapakinggan ang magkabilang panig. Nagpatawag si Sir Galyasa ka session kanaman niya mga opisyal upod kami. Bali nag-inistorya kami ako naguhunanan sir nga angat sa bugos nga natabo eh. Nagprangkahan kami, sanda mismo nagpaathag sanda ka side nanda. Partikular ka na ako mismo nagprangkaman ka bugos ko nga ginbatsyag. Sa pagkukwento ni Annalyn, sinikap ni Corporal Villasis na makipagkaibigan sa kanila. Kahit na nung una, panaiwas sila sa mga sundalo. Ako mismo, nagalikaw-likaw ako. Bangan niya, siyempre bago pa lang nangyari sa akin, masama pa rin yung damdamin ko sa kanila. Hindi huminto si Sir Villasis na paano ako malapitan, paano kami mangin close. Adlaw-adlaw, gaimaw kami. O, sobra naman niya mga atubang. Muna nakilala namin isa kag isa naman niya mga ugali. Nagkaroon man ng lamat sa una, mabilis din itong naghilom. At lalo pang lumakas ang magiliw na pagtanggap ng mga taga-barangay sa mga sundalo. Katunayan, kapatid na ang naging turingan nila sa isa't isa. Kung may mga personal nga problema ako, kung nakita na nga daw hindi ko kaya nga mabugat para kanakan, tanaga pangita ka pamaagi. Hindi man material o kung financial pro advisor particular kanakan si Sir Villasis, paano ako mangin mabakod, nga magbangon, nga mag-atubang katrahidya nga natabo sa kabuhi ko. Yung mga military doon sa amin ngayon, hindi kami natatakot. Parang hindi na ganit military yung pag-ano ko sa kanila, sir. Kasi parang civilian na, sir. Parang kaibigan, parang civilian lang yan, pareho sa amin. Itong mga military, itong umakit sa taas ng bundok, these are our ambassador of peace. Tutulong yan sa inyo. At kung anong problema nyo, sabihin nyo sa kanila. Lahat ng hinanakit at daing ninyo, iplasta nyo sa kanila. Ngayon para sila magkakapatid na dati mailap na mailap ay ngayon nagsasama-sama ang military at saka ang mga mamamayan dyan sa barangay na yan. It's very effective kaya nga we are able to clear yung mga barangays natin eh. We are here not to so terror dito o away. Hindi tayo dito para makipag-away. Tayo ay tulungan yung komunidad. Magandang gabi, Pilipinas!